our YouTube channel, ngayon ikukwenta namin sa inyo kung paano nag-start yung love story namin from Jowa Challenge to mag-jowa na talaga. Hi guys! Bago ang lahat, may isi-share muna ako sa inyo na bagong app na na-discover ko na makakatulong sa mga Android phones natin para mapabilis, virus-free, at masasecure ang mga phones natin gamit ang Knox Cleaner! Pwedeng-pwede nyo siyang ma-download sa Google Play. Number one feature ng Knox Cleaner is pwede niyang ma-scan yung phone nyo para malinis siya. Alam naman natin na pag Android phone is very prone sa mga virus. Pangalawa, kung meron tayong mga gamers dyan, makakatulong din to sa mga games na nilalaro natin para makapag-clear siya ng cash, plus para hindi tayo naglalag habang naglalaro. At isa sa mga pinakagusto ko dito is if you're a private person, meron silang app lock. So, meron kang privacy to lock your applications kung meron tayong mga friends na medyo pakailamera pagdating sa mga apps. Madaming-madami pang ibang features ang Knox Cleaner. All you need to do is just click the link below para directly nyo nang ma-download ang Knox Cleaner. Ano pang hinihintay nyo? Download now! Paano kayo nagkakilala? Ayun! Inakit-akit ako! Ganda pa ng mukha mo! Totoo! Sabi niya sa akin na nakatupis. Hindi. Eto, nakwento na natin to sa past vlog namin. Mm. Nagkakilala talaga kami ni Archie. Sa isang music video shooting. Sa Follow My Lead. Tapos, ako nga yung to, takbo-takbong nakatupis. Sakto kasi, yung scene na yun, doon din sa beach, di ba? Mm. Parang pagkatapos nung scene niya, kami na. So, ay, tayo na agad? Hindi! Pagkatapos nung scene mo sa beach, kami na yung magsushoot. So, ayun, target locked ako ni Lodi. Paano yung kwento niyo ni Yuri? Tara, balik tayo dun. Kasi magsushoot na yung mga nakatupis. Hindi ko pa alam na ikaw si Pastillas Girl. Tapos sabi ko, Yus, ayun mo, edo, yun mo, ang pet-pet. Tapos yung lain ng bumbilyaw. Gago, ano yan, mahirap yan si Pastillas Girl yun. Sinong Pastillas Girl sa Showtime? Oo, gago, ayan yun, sabi niya nga. Manood ka, manood ka, tatatak tayo sa isip niyan. Kayawan, artista yan eh, sabi ko. Tartista rin ako eh! At doon niya na binitawan ang mga katagang. Ganda ng kaha mo. Bago yung matulog, iisipin pa niya kung sino tayo. Talaga, visit ako sa'yo nun. Poproblemahin mo talaga kung bakit yun yung sinabi ko. Pero alam mo ako din, bago pa naman din kita ma-meet doon sa front row, maingay naman na talaga kayo nun eh. Kahit saan mo namang kanto talaga natugtog, maririnig mo yung hayaan mo sa'yo. Uy! Pero bad trip ako. Bakit? Visit ako. Bakit? Sa ex-battalion. Bakit naman? Kasi, ang yayabang nyo, ay, alam nyo yung hayaan... Judger ka pala. Ay, hindi. Alam mo yung hayaan mo sila na kanta. Mm. Medyo anti-feminist kasi siya. Pero ayun talaga yung ano. Kasi ang totoo naman, di ba talaga, ang ini-insist ng sambayan ng Pilipino, ang manluloko ay lalaki. Mm. Doon naman kami hindi naniniwala. Dahil may mga babae din talagang manluloko. Ano talaga? Nagsimula talaga tayo sa bad start, no? Mm. Thinking about it now, before talaga, parang may iisip mo talaga na wala kang kapag-apag-asang magiging girlfriend or boyfriend mo. Kasi nga, ang pangit ng start natin. Paano tayo naging komportable sa isa't isa? Pag may nakikita talaga akong magandang chicks, wala kong pinapakikita akong kursunada ko siya. Aasarin ko siya o kung ano man. So kaya mo ako lagi inaasar? Like every time magkikita tayo, lagi ako bunot mo. Tapos lagi mo ko binubuisit. Para manggigil ka sa akin. Pero ito yung gigil ko sa'yo nun. Nanggigil ka pa din. Ako rin naman yung tipo ng tao na hindi rin ako nagpapatalo sa'yo. Kahit na binubuisit niya ako, bibuisitin ko rin siya. Ang pinagkaiba lang, ako nabubuisit niya, siya hindi ko nabubuisit. So, kailan mo na feel na attracted ka sa akin? Sinabihan kita maganda ka mo. Simula nun. Pero magkakaibang intention. Mm-mm. Ang intention ko noong mga panahon na yon. Pero paano nag-start yung maganda na yung intention mo? Nung una talaga kung titignan kita para ang... Mukha ko malandi. Yeah! Mukha marot. Parang mukha kang fighter, mukha kang palaban. Eh kasi nga, palasagot ako eh. Mm. No? Tsaka yung mga suotan mo rin parang ano, bibigay mo tibo to nga.
Roger! Siyempre, papalagto. May mga tao lang, Ed. Ganun. Feeling talaga. Naalala mo ba kung kailan first time umamin ang nararamdaman sa akin? May ganun ba tayong eksena? Ever? Parang kasi, alam mo, so sobrang komportable na natin sa isa't isa. Simula nung nag-vlog na tayo, ah. Was there a time na gusto mong sabihin sa akin yung nararamdaman mo? Pero nakikiramdam ka ganun? Hindi. Wala. Kasi, una, vlog-vlog lang, vlog-vlog. Walang problema, sige, vlog. Baka sakali ma-develop o ano, walang ganon. Kesa sabihin ko siya, kesa mag-isip ako na sabihin ko, parang akin, ilagay ko na lang siya sa actions. Ikaw naman makakakita ng diferensya kung gaano ako ka-natural sa'yo nung wala akong nararamdaman. To, kung gaano na ako ka maalalahanin, ipaparamdam, ganyan. Kung gaano kabilis mag-reply. Naalala ko dati, nung vlog-vlog lang kami, pag nag-reply to sa akin, parang kalahating araw. Minsan, kinabukasan pa. Danda ka. Gusto mo replyan ka agad. Tsaka ano, minsan pag nag-message yan, may mga, di rin pwedeng wala siyang patutsada. Anong patutsada? Tira pasok. Parang ganon. May mga patutsada. Alam mo ba yun? Hindi yan sweet. Kung bibigay ka, go. Kung hindi ka bibigay, okay lang din. Ano? Naalala mo? Makakahiya ka. Gawa-gawa ka ng mga kwento. Feeling ko, ang tagal din natin nagpakiramdaman. Kasi nga, ganun tayo. Minsan, ang hirap mo na ma-distinguish kung joke ba siya o hindi. Ang hirap mag-assume. Baka dumaan tayo sa ano, yung in denial stage. Bago pa natin napafeel talaga yung buong care, yung love, ang tagal din nung in denial stage na hindi makulit lang talaga siya sa akin. Siguro ganun siya sa lahat ng babae, hindi lang sa akin. May mga ganung thinking, di ba? Kaya hirap na hirap ka rin makonfirm kung totoo na, no? Oo, kasi nga, lagi na tayong joke time. Yun lang medyo mahirap kapag medyo komportable ka na in denial ka sa nararamdaman mo kung bakit natotoo ba itong nararamdaman ko? Kikilig ba ako sa kanya? Hindi pwede. Kasi baka hindi rin ganun yung nararamdaman niya sa akin. Baka gino-joke time niya lang ako, ganun. May ligawan stage ba tayo? Wala. Wala yun, no? Mga patutsada lang talaga. Yung mga vlogs natin, yun talaga yung pinaka nagiging bonding moment natin. Mm-hmm. Kasi tayong dalawa lang talaga. Kung napapansin nyo sa mga vlogs namin, lagi kaming walang kasama kasi hindi rin kami komportable na may kasamang iba pag nagbo-vlog. Parang hindi natin... Ano? Bakit? Bakit? Lagi mo sinasabi sa akin, bawal magsama. Ha? Ha? Bakit? Baka may tendency doon. Na ano? Na mahiya ako sa camera pag may ibang tao. Bakit? Bakit? Tignan mo, assuming to. Ano bang gusto mo lumabas sa bibig ko? Hindi ba pwedeng gusto ko lang masulit yung tayong dalawa lang kasi nga pag magbablog lang naman kita maaasama. Meron akong tinatago, di ko lang maam. Tsaka may tendency ba? Pag may tendency, mapigil pa, di ba? Paano magkakaroon ng pagkakataon? Meron pa siyang nalalaman na hindi kasi ako nagda-drive mag-isa eh. Siguro ina-expect niya, i-re-reply ko. Ako nalang susad doon sa'yo. Tulig! Wala kaming ligawan stage. Hindi to marunong. Paano naging tayo? Tiyan lang kita. Parang for the longest time na nagpapakiramdaman tayo. Paano naging tayo? Alam ko sa text yun, mahal. Sa text? Sa text naging kami. Sinabi mo ba sa akin, pwede na ba kitang maging girlfriend? Oo, liligawan pa ba kita? Nung sinagot na kita, naalala mo, sabi ko, sayang hindi tayo magkasama nung nag-propose ka kasi masaya sana kung magkasama. Tapos sabi mo sa akin, hindi ka na makapaghintay na maging tayo. Kaya hindi mo na nahintay yung magkasama tayo. Tapos ganito, alanganin kasi ang February hanggang a 28 lang. Tapos, naging tayo ng madaling araw ng 29. Eh di kada 5 years lang tayo mag-a-anniversary. Alanganin talaga. Kaya,
pinapili ko na lang siya. Ano, i-re-risk ba natin yung 29 o mamili ka na lang? 29 o 1? Kaya tayo naging March 1. March 1. Tapos, nung gabi na rin na yun, di ba kasi sanay kami na tawag namin sa isa't isa, Ebs? Ebs. Ebs na talaga. Ebs, Ebs. Ay, Bebe. Nice ka naman yun eh, Ebs. Hi, Ebs. Hi, Ebs. Though, okay naman yung Ebs. Kaya lang parang mas may magandang tawagan pa ako na naiisip para sa aming dalawa. Doon ko naman pinush sa kanya na mahal. Pero sabi ko nga, gusto ko pa rin ng ibang tawagan aside sa mahal. Pero nag-stick tayo sa mahal eh, no? Hindi, meron ka pang love. Oo, yung love, hun, gusto ko rin yun. Pero eto ang problema niyan. Edi ang dalawang ibon ay nagkatuluyan na. May problema yung dalawang ibon. Oo. Paano natin maisisikreto to sa lahat ng aspeto? Kung paano namin hindi mabibigla lahat ng subscribers. Kasi nga parang nag-e-enjoy pa kayo sa mga ligawan stage. Alam nyo, naniniwala kasi kami na kapag konti yung nakakaalam, mas konti rin yung nakikialam. Eh, nung time na yun, parang ang dami ring mga judgment. At isa pa, for the vlog lang yan, ganyan. At isa pa, nung paano natin sasabihin na tayo na sasabihin tayo ng mga tao yun na sinong may pake? Eh, di kayo na, di ba? Parang ang pangit masabihin na sikat ba kayo? Bakit yung mga official release pa kayo na artista kayo? Di ba parang ayaw namin ng ganyan? Kaya kami, sige, act normal na lang tayo kung ano talaga yan. Hanggang sa sila na mag-insist. Tapos pag ini-insist nila, itanggi pa din natin. Feeling ko rin naman, nararamdaman nyo din. Pero nung time na yon, ayaw rin namin na manggaling pa sa mga bibig namin. Kayo rin mismo mapapansin nyo naman na ganun na yung setup. Hanggang sa siguro, nagulat na lang kayo na biglang nagkaroon na kami ng bahay. Saka feeling ko naman, napapansin nyo na nakikita nyo lang kami halos kapag may trabaho. Kasi we wanna keep everything low-key sana as much as possible. Private. Though hindi magiging posible yun kasi nga ang trabaho namin is pasayahin kayo as vloggers, life update. So, hindi na rin namin talaga kayang itanggi. Kasi nga, magkasama na kami sa loob ng bahay and baka makupalan na kayo sa amin na ang ina na itong mga to, aaminin na lang nila, hindi pa nila magawa. Hindi rin nagtagal, napag-isip-isip niya rin na tama na? Tama na. Kung lagi rin naman tayong matatakot sa opinion ng ibang tao, eh di parang hindi na rin tayo nagiging masaya. Go with the flow lang. Kung may mga taong masaya para sa atin, thankful. Kung may mga magagalit, kasi parang sinasabi nila na ang bilis naman, hindi naman talaga siya mabilis kung tutuusin. Parang once na dumating na yung point sa amin na hindi na, wag na natin pigilan to. Kasi ito talaga yung para sa atin eh. Parang hindi mo pwedeng pigilan ang love. Hindi mo pwedeng pigilan yung tao na para sa'yo talaga. Si Lord talaga yung gumagawa ng paraan para mapunta ka talaga sa tamang tao para sa'yo. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Tapos ayun, ibinahay tayo. Hindi nakapagtiis. Nagpipigil pa siya niyan. Hindi, no? Nagpipigil pa siya niyan. Palo ko di ka na nagpipigil, eh di pinakasalan mo na ako. Pero huwag muna kasi, lockdown pa eh. Pandemic pa eh. Hindi pa pwede yung mga gathering. Alam ko, nagpipigil ka lang, pero gusto mo na akong pakasalan. Ayaw mo na akong pakawalan. Gusto mo nang magkasakalan. Walang sakalan! Sakalang. May diferensya ba nung noon tsaka ngayon, nung magkaibigan pa lang tayo tsaka ngayon na magka-live-in partner na tayo? Actually, wala. Yung presence lang ng isa't isa, naging oras-oras, minuminuto, sigo-sigundo kasi magkasama na tayo. Pero kung paano natin ganapan yung sarili-sarili nating buhay sa isa't isa, ganun pa rin. Parang partner mo, nakalaro mo lang, parang magka-vibes lang ay lagi. Parang partner mo na, kakampi mo pa, tapos siya pa yung kasama mong humanap ng trip. Trip niya yung mga trip mo yung mga trip niya, hindi mahigpit. May point nga na gustong-gusto ko siya, gustong-gusto niya ako, nagkakaaminan na kami, pero hindi pa officially kami. Parang natatakot na lang kami na lagyan ng label. Kasi baka yun yung maging rason para brasuhin namin yung isa't isa na magkaroon ng limitasyon. Oo.
doon na magkaroon ng higpitan. Minsan, natatakot ka na i-ruin yung isang magandang bagay kasi hindi mo alam kung anong magiging kalabasan. Kung maganda ba o pangit. Kaya minsan, talaga isa rin yan sa takot ng mga walang label eh. No? Na parang ayaw mong mag-jump into relationship kahit na feel mo naman na talaga na mag-jowa na kayo. Pero ganun nga. Muntik na kaming makontento sa kung ano lang yung meron kami. Kasi napakasaya, napaka-komportable. Ayun lang naman mga nakikita kong diferensya dati. Kasi kung paano rin kami magtratuhan, magkaibigan pa rin, alos parang tropa lang, tapos nadagdagan lang yun na libreng-libre mo lang mayakap yung mahal mo. Matatawag mo na siya na asyawa ko, diba? Tsaka yung ulambingan talaga, ano, dapat rare moment. Hindi yun palagi porkit kayo na kasi umay. Mauumay kayo tsaka hindi na magiging special yung bagay na yun pag lagi nyo nang ginagawa. Ang maganda naman sa mga pagbabago is naging big boy, big girl moves na. Yeah. Like before na happy-go-lucky. Dahil nga syempre bagong chapter, may bahay na kami. And hindi rin malabo na alam naman natin kung saan papunta ang lahat, diba? Hanggang sa magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya sa future. Parang masyadong may pinaghahandaan. Ipon, ganyan. Ngayon ko gusto gawin ng sobra yan. Ipon. Dati, kailangan ka o. Oh. Kailangan ka. Ha? O, oh, kailangan nyo. Pak, 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 pak. Kahit hindi nyo hingin, nakakarating sa inyo. Ngayon, baka pag-isipan nyo ako nagbago o siya, hindi siguro ganun. Naging ano lang kami. Mature. Oo. Sama talaga sa relationship yung nagre-ready ka talaga sa future. Kasi hindi ka na lang mag-isa. Meron ka ng katuwang sa buhay. At kapag gumawa ka pa ng pamilya, may mga bata pa na aasa sa'yo. Na wala naman silang ibang magulang kung hindi kami lang. So, as much as possible, yung mga hindi namin naranasan, mabigay namin sa mga future kids na. Yeah. We focus more sa pagpundar ng mga bagay-bagay na sa future hanggang future mapapakinabangan namin. Yun nga, big boy, big girl moves. Yan ang mga nagbago talaga. Pero ang lupit, no? Rate mo yung relationship natin kung gaano kasaya from 1 to 10. 11. Higit sa sobra. Ako din, 11. Kung pwede nga 12 eh. Iba yung kapag masaya ka lang, iba yung kapag kontento ka talaga. Kasi pag kontento ka na, doon ka na magsisettle talaga. Kung iisipin mo to after 10 years, masaya ka pa ba kung ganito pa rin yung buhay mo? At pag ang sagot mo, oo, nasa tamang tao ka. Pag mag-isa ka for the longest time, sanay ka na ang priority mo yung happiness mo. Pero once na ang happiness mo is yung happiness na ng mahal mo, iba na rin yun. Iba talaga. Iba talaga goal. Iba. Sino kakalampag goal? Parang hindi mo na kaya mag-provide sa sarili mo ng saya mo. Parang sila na yung makakapag-provide ng sayang mararamdaman mo pag napasaya mo sila. Iba yung fulfillment, diba? Mm. Iba yung happiness na napasaya mo lang yung sarili mo. Iba yung happiness kapag yung mga mahal mo masasaya. Etong relasyon natin na to, inamin na natin. Wala na tong bitawan. So, ayun, alam niyo na lahat ng sikreto namin. Oh, hindi lahat. Halos yung mga tinatago natin sa kanila, medyo na booking na natin. Medyo na share na namin sa vlog na to. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng tao na sumusuporta sa amin since day one. Kasama namin ni Archie sa journey namin kahit nung hindi pa kami. At lalo na ngayon na kami pa, maraming salamat sa lahat ng nagtiwala at nagiging masaya sa buhay na meron kami. Hindi ko alam kung paano namin maibabalik palagi ni Archie yung mga suporta na binibigay nyo. Kaya walang hanggang pasasalamat sa inyo, Team Ebs! Natutulala ako. Bakit? Sa isipin mo, from Jowa Challenge. Talagang pag naaalala ako kung paano nagsimula. From yeah. Trip to seryoso, diba? Pero ito, kahit jowa niya ako, hindi niya ako pwedeng anuin, men. Baka untog ko yung ulo mo sa muscle. Ano ka lang, makakapalag ka? Huwag kayong maniniwala yan! Huwag kayong maniniwala dito, takot sa akin to. Maraming maraming salamat guys sa lahat na nanood. Please comment down below kung mayroon pa kayong mga suggestions. Don't forget to like and subscribe in our YouTube channel. Ingat kayo palagi! Bye! We love you! Di ako takot! Takot ka, takot ka, takot ka! Takot.
mawala ka. Ang tagal na panahon, nakita balak tanongin, may pag-asa pa ako.